Sa sobrang pagmamahal natin mga Pinoy sa kanin, nakahanap rin tayo ng mga paraan kung paano mas mapahaba pa ang buhay nito at hindi masayang ang sinaing. Sa pagbisita natin sa ilang mga bayan sa Pampanga at Tarlac, mas nakilala natin ang pamamaraan nila sa paggawa ng purong kanin. Talagang palalamigin mo. Kasi kung hindi mo siya palalamigin, tapos ilalagay mo kagad yung isda, maluluto yung isda. Hindi na maganda yung pagkalabas niya, hindi na maganda yung texture niya. Kailangan lagyan mo muna ng kanin yung nalagyan mo. Para yung isda, maburo doon siya sa kanin. Kasi kung nakaderek siya doon sa lalagyan, hindi siya mabuburo. Ito lang ang mabuburo. Ito hindi. Kaya dapat lalagyan mo siya ng kanin. Ganito ang pagbuburo ng galag. Kailangan malinis na malinis yung isda. Kasi pag hindi mo nilinis ang maigi yung isda, ay babaho. Kailangan pa yung pinaglagyan, may butas sa ilalim. Kasi ito, magbabasa siya yung asin, yung tubig ng isda. At least meron pa rin tubig yung isda. Tutulo yun. Kailangan tumulo yun. Kasi pag hindi mo napatuluan yung itong buro na ginawa mo, ang kalalabasan niya, di ba maputi yung bigas? Ang kalalabasan niya maitim. Habang sa hometown ko naman sa Mountain Province at iba pang mangkarating na probinsya sa Cordillera, pinipreserve ang kanin sa pamamagitan ng paggawa ng isang inumin, ang tapoy. Ito yung paggawa ng tapoy, tinatawag namin na rice wine. Ito yung bubod ako na. Ito yung pan ng first element na magpe-ferment nitong rice. Hindi magkakaiba kasi yung timpla ng tapoy. Pero yung sa iyo kasi yung madalas ko natitikman. Tapos ano kaya? Paano ba yung timpla mo? Kung dadamihan mo nito, itong bubod, mas matigas ang lasa. Para pero mas matapang. Importante bubod. Yun na ang ito na ang pinaka-component niyan. So kala yeast. Kasi ito yung mga gatong dato eh. Di ba ganito ko nabibili ito sa kahit Baguio, meron ito eh. Pero dito sa atin, ginagawa sa Kadaklan? Sa Kadaklan. Yun yung lagi ko kasing namimintisan ngayon, no? Pag nagaramid ako sa Balay, ano ba yung measurement ng dami ng bubod sa dikot or malagkit? At ano dikot gamin, mas masabaw ngay? Agastoy. Whereas no ordinary na kanin, basta lang ka lang. Sakto lang. Kasi lang mabasa lang diyan. Siguro dun sa starch na diyan eh. Now, pero pag ganito po karami, ano yung measurement? Okay, kunyari, sa kalahati. Kalahati na ito. Pag gagawa ako sa bahay, ano yung measurement? Ilang takal ng bigas ito? Mga 5 chupas. 5 chupas yung gatas ngayon, yung condense. Yung lata ng condense. Yun ang chupas. Yun yung sanggatang. Oo, yun. Tapos, yun na, pag niluto mo, ganito na karami na yun. Yung luto po nito, saing lang o may ibang... Bueno, saing lang. Parang nagsasaing ka ng kanin. Okay. Pero mas maganda kung malagkit. Mas maganda. Mas preferably. Okay. Mas one-fourth, no one-half? One-half. One-half. One-half of this. 5 chupas, got one-half. One-half. Nung bubod. Oo. Tika sa tayo, i-break tamo tira-tay, tapno ko ngay. Tapno... Dudurugin lang. Dudurugin natin. Okay. Tapno ma-spread dita, nga nasaya. No, mabalintang kasta yeti ima. Jay ima. Well, mabalin mo tanong mabibigo. Makrumble mga advice. Kailangan po ba yan mainit o mas maganda pag malamig? Malamig na. Kasi pag mainit nasisira daw yung matay yung jayis ng paiso. Kasi kano. Habang pinipino mong ganon, para simutin na mong spread evenly. Asinam, kasla asinam ngayon. Okay. Kasla asinan. Asin ng kasal. Masapong nga even ti kasata. So, kapan nalpasin mo, ikargate jay. Jay container, jay ko, jar na rita, jay pasi. Pwede ba kahit ordinary ng jar lang? Preferably kasi huwag ilalagay sa plastic. Apo, okay. Pero kung glass, okay. Mas maganda yung glass. Kung wala kayong mga gantong... Pwede rin. Sa glass ko, pag sinusubukan ko, glass ko nilalagay.
Itakip mo dito ka. Kailangan dahon ng saging? Oo. Parang sa patupat din yung paggagawa ka ng patupat. Okay. Kasi no kagamin, no dito yung saging, no mabungay bayag, dumtot dito eh. Ah, okay. May isilngay. May isilngay dito. Which is yung isa sa importanteng proseso na wag sumingaw. Mm-mm. Kailangan kanyan, seal, parang ganyan o. Jadiin na natin. Jadiin mo. Tapos, ilagay mo yung lock. Tapos, idulin. You wait for 3 days, then we can open. Mabilin na makan. 3 days yung pinakamabilis. Pero kung ikaw, ito kagaya nitong tinitikman natin. Kasi, the definition mo't ngayon, the wine cut the longer is getting fine. Apo. Kaya pag natatagalan, mas gumaganda. So, yan na ang matagal. Ito ay nagawa nung? Nung August. Pero yung iba, can go as long as 2 years? Yes. Kaya mas maganda pa. Mas maganda kung aabutin ng ganong katagal. Talagang aged na yun. Yun ang tinatawag nilang aged.